ating lipunan ay bihira na ang mga taong nagbibigay ng libreng serbisyo. Kalimitan ay nagnanais ng mataas na sahod sa bawat trabahong ating ginagawa kapalit ng paghihirap natin. Tagapag-alaga, tagapuhog ng isipan, tagapag-aruga at higit sa lahat, bayani na tuloy. Hindi man kadugo o inang nagluwal sa ating sa mundong ginagalawan. Ngunit sa katangian, hindi nalalayo sa ating pagkira. Sila ang ating mga masaklap pa rin aminin na sa panahon ng kahirapan, marami sa kanila ang hindi nababayaran ng tama. Ngunit, sa kabila ba nito'y meron pa ba kayang handang isuko ang kakarampot na kita upang matugunan ang pangangailangan ng bawat bata na maturuan ng tama? Sa pang-araw-araw na sirkul ng buhay, karaniwan ang mga guro ang nagsisilbing magulang sa daang-daang kabataan. Dito sa Kalinga ng Ama, isang guro ang aming nahanap na may bukas na palad na nagtuturo sa mga bata. Kahit na walang natatanggap na binipisyo o sweldo, ating kilalanin ang Huwarang Guro. Si Ma'am Maricar sa mga gurong aming nakilala. Halos 7 taon na siya dito sa Kalinga ng Ama bilang isang guro. Bakit niyo po piniling mag-volunteer? Ano po yung nag-ano sa inyo na gusto niyo mag-guro? Ano, para sa akin kasi hindi rin kasi ako lumaki sa halo sa pamilya ko. Kumbaga, ang isang udyok talaga sa akin kung bakit ko gusto mag-volunteer o patulong sa mga batang nandito na tinuturo. Ang pagiging guro sa mga bata ay hindi ganong kadali. Ang pagtuturo ay kailangang isa puso. Pagiging ano ko sa kanila, yung kasi kumbaga kumbaga dati kasi hindi ako humihingi sa mga bata. Isang trahedya sa kanyang buhay ang nagudyok sa kanya upang hindi gaano mapalapit sa mga tao, lalo na sa mga bata. Isang yung circle, nasa lang circle? Yan, alin ang hindi kasali dyan? Bakit? Tingnan mo ang dulo niya, circle. Paano po sa tingin niyo yung pinakamahirap na nangyari sa buhay niyo or pinakamahirap na na-encounter yung trial sa buhay niyo? Sa akin, dati ano kasi ako hirap talaga ako magtrabaho. Limited yung mga pinakamahirap. Yung pinakamasakit sa akin. Hindi ko pala itintindihan talaga yung kung ano yung nangyari sa akin. Yun yung pinakaayaw ko talaga na ihirap ako sa mga tao. Ganun yung masakit. Ano yung sasabihin sa'yo? Yung si Jaiki, tatanayin ka. Tapos tutup sa'yo yung kagano. Yung pinakaayaw sa akin. Ano sasabihin sa akin ang baka yung kamay ko nasunog, yung kamay ko hindi ko maiinit. Yun yung pinakamasakit. Siyempre, pag may kukunin ako, banggalay lahat ng katawan ko. Kaya yun ko talaga itilis yung katawan ko. Sana yung kamay ko na lang. Right pa naman yung ano sa akin. Kung left lang sana, mas okay pa. Mas na. Pero hindi ko yun nila. Kumbaga, hindi ako nag-stay din kung ano yung sasabihin nila sa akin. Bagamat ganoon ang sinapit ni Maricar sa kanyang nakaraan, sa ngayon ay masaya pa rin siyang nagtuturo sa kanyang mga estudyante.
Hindi ang pangyayari sa kanyang nakaraan ang nais niyang maging rason upang bumagsak. Ang insidenteng iyon sa kanyang buhay ang siyang nagmulat sa kanya upang maipursige ang nais ng Panginoon na gawin niya. Ito ay ang tumulong, lalo na sa mga bata. Habang inaalam namin ang buhay ng aming bida, may mga magulang kami na tinanong kung sino nga ba si Maricar bilang isang guro. Kapag guys, nagpagtuturo nila talagang matututukan yung mga bata, talagang very dedicated siyang teacher. Alam niyo po ba na may natatanggap mo ba sila? Sweldo o wala? Wala ko lang sila. Bata. Tsaka talaga tinututukan niya. Nag-overtime pa yan. Nakukuha niya yung ugali ng mga bata, yung mga kiliti ng mga bata. The best is teacher Marika. Sa mga bata, lalo pag sa mga pinag-obvious, example ko yung sarili ko. Alam mo ba kaya ako naging ganito? Kasi hindi ako sumusunod. Hindi ako nakikinig sa nanay ko, sa tatay ko, hindi ako nakikinig. Kaya nga nangyari sa akin. Yun yung sinasabi ko sa akin. Ma'am, ano pong masasabi niyo sa mga guro po na katulad ninyo? Bilang isang guro at sa mga nagpo-volunteer na mga nagtuturo o magturo po tayo ng may passion talaga, na hindi ka lang nagtuturo dahil may sweldo ka, hindi ka lang nagtuturo dahil gusto mong matuto yung bata, magturo po tayo ng merong love. Mahal natin yung ating profession, mahal po natin yung mga bata, at higit sa lahat yung may impact mo sa kanilang buhay. Kasi kapag magtuturo tayo ng walang passion, walang love, walang pagpuprosige, mababagot tayo. Pag hindi man nila tayo babayaran, yung mapag-aral natin sila, kaya yung maturuan po natin sila, yung makatapos po sila sa pag-aaral, yun yung isang napakalaking price o kaya sweldo. Kaya sa katulad po naming nagtuturo ay huwag po tayo mawalan ng pag-asa na kahit tayo po ay naglalakad, wala tayong sweldo, ano man yung nakukuha ng iba na wala po tayo, huwag po tayo magsasawang magtuturo dahil ang Diyos na siyang magbibless sa atin, magbibigay sa atin ng pagpapala para i-bless po tayo. Isa si Ma'am Maricar Alba sa mga may tuturing na bayani sa ating bayani, karapat-dapat na. Tayo mismo, kaya rin natin maging isang bayani, hindi lang sa pagiging guro, kundi sa pagiging kumbara. Realidad sa bawat anggulo ng buhay. Tungkuling magpahayag. Tapat at totoo. Ito ang Sinar. Ang kwento ng bawat bayaning Pilipino.